Hi guys, review tayo ng Miniso wireless speaker or tawag na rin dito soundbar. Nabili ko siya sa Miniso sa SM Molino, 1,300. 1 year ago. Ito yung kanyang box. Yan, Miniso wireless speaker, model number DS1338. Tayo sa unit guys. Yung dimension niya, dito sa harap, yung kanyang lapad, 17.5 inches. Tapos yung kanyang taas, 2.4 inches. Yung kanyang haba, dito naman, 2 inches. Sa harap, center, meron tayong volume control. Ito na rin yung power switch. Yan, on and off. At saka yung on din ng Bluetooth. Bluetooth. Okay, tapos dito sa magkabilang side may tig-isang speaker dito. 4 watts ang each ang rating niya. So ang total niya is 8 watts. Dito sa itaas, Miniso logo. May apat na control buttons. Mode, last song, play and pause, or pwede rin siyang answering button para sa incoming call sa CP. Tapos ito yung next song. Sa itaas niya may power indicator, sa Bluetooth rin yung indicator niya, ito rin yon. Tapos sa likod, apat na sockets, USB, TF card, auxiliary 3.5 mm. Itong power socket, dito kinakabit yung charging cable. Meron siyang indicator, LED indicator sa ilalim. Ang supply niya is 5 volts DC. Dito sa ilalim wala na. Ito lang ang rubber support sa magkabila. Nagdagdag na lang ako ng rubber puting para medyo mataas siya ito. Dalawa rito sa isang side, tsaka sa kabilang side, dalawa rin. So, okay na yung unit natin. Sa side, wala na naman sa side eh. Ayan, okay. So, tetestingin ko kung operational pa o functional pa yung kanyang mga features at yung sound niya kung okay pa. And guys, itetest na natin. Alamin natin kung okay pa, okay pa yung mga functions niya. Pero bago yan, iset up ko na muna lahat yung kanyang music source. Yung una, itong USB flash drive. Kakabit ko na. Tapos ito. Dali yan. Tapos yung TF card. Ayan. Itong ano niya, itong lead niya, kailangan nasa ibabaw. Ayan, nasa ibabaw siya. So, insert natin by thumb. Okay. Ayos na. Tapos guys, itong iniram ko muna itong galing sa computer yung kanyang audio cable niya. Ikakabit ko naman dito sa auxiliary. Hali ha. Ito. Yan, nakasetup na tayo guys. Setup na. So, tignan natin yung kanyang sound.
Power on. Huwag nyo masyado isagad yung volume. Ano lang, dito lang sa may 3/4 or 1/2. Yan yung ating last try, guys. Ayan yung ating tape card, guys. Tape card. Tape card yan. Tape card. Smooth jazz. Okay. Okay yung ating TF card. Ngayon itong, subukan natin itong external speaker ng itong ating computer, desktop. Hanap muna ako ng ano guys, ng program sa YouTube. Yan guys ah. No, I can't smile without you. I can't smile without you. I can't. Okay. Ayos yung external speaker. Pwede siyang external speaker sa desktop or laptop. Subukan pa natin siya guys sa one more dito sa auxiliary. Lagay naman natin siya dito sa ano. Sa i-match natin siya sa TV. Sa LED TV, external speaker ng LED. Okay, setup ko muna, guys. Yung gagamit ako ng auxiliary cable, to. Nakalagay sa auxiliary papunta ng audio nitong ating LED TV. Yung audio niya nandoon sa ilalim, RCA, white and red. Yan guys ha. External speaker ng LED. Pang isang function pala, yung Bluetooth. Tingnan natin yung Bluetooth function nya. I-on natin. Hanapin natin yung Bluetooth. Yan, nagbi-blink. Yung ilaw niya nagbi-blink, no? Yan, pagka nag-steady siya, ibig sabihin naka-connect siya na. Naka-connect na siya sa naka-paired na siya sa dito sa CP. Ayun, ah. Yan. So, kuha tayo ng isang ano sa CP.
Then lastly, yung ating charging. Ito. Pagka nalobat yung ating battery, yung battery nalobat, lalagay natin to USB 2.0. And guys, kabit ko muna guys. Yan, nakakabit na. Ito siya, sa bandang dulo. Tapos itong side niya, USB, dito natin lalagay sa computer. Kailangan yung computer nyo nakabukas para may power. And guys, tapos dapat nakailaw ang indicator. Ayun, nakailaw yung pula. Ngayon pagka fully charged na siya, mamamatay raw yung pula. Sabi din sa manual. So, yung kanyang charging, mga 4 hours, okay na siguro yung 4 hours. Pero matagal ang battery nito guys. Matagal ang batteries niya. I-charge lang ng maigi. Okay, yan yung ating complete review nitong Miniso wireless speaker. So, napansin ko lang guys, yung sound niya, medyo kulang sa bass. Okay naman yung kanyang yung high sound, okay siya. Tapos, yung legacy na potentiometer, eto. Maganda siguro, nagkaroon na lang ng indicator ng ano dito, LED indicator dito, LED display, tapos ang panay button na rin yung ano niya, yung control niya. Yan. Working naman lahat ang features niya. Mas maganda lang siguro kung meron siyang paired na subwoofer. Yung active subwoofer na pwede nyong ikabit dito sa kanyang auxiliary para yung kanyang bass, magkaroon siya ng bass doon na siya sa subwoofer niya. Yung ibang design ganun, may subwoofer siya kasama.